So, yun mga bro, magandang araw sa inyong lahat. So, ngayong araw, mayroon na naman tayong panibagong topic na pag-uusapan. So, ito mga bro ay napakahalagang parts ng motor. Kasi pag once na nasira ito, so maraming apektado. Yung battery nyo, yung busina nyo, yung headlight nyo, so apektado. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, so huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating i-upload na video. So, wag na natin patagalin mga bro, so umpisa na natin. So ngayong araw mga bro, ang pag-uusapan natin ay ito. So ano ba to? So ito po ay ang regulator rectifier. So ano ba si regulator rectifier? So ano ba ang trabaho niya? Ano ba ang wiring diagram niya ito? Itong mga wires nakikita nyo. So may, saan ba papunta itong mga to? So yun ang alamin natin mga bro. So unang-una, ano ba ang regulator rectifier? So ang sabi mga bro, the rectifier portion converts the AC power from the alternator into DC power so that it can charge the battery. The regulator ensures that the voltage is delivered within contained limits as not to damage the battery. So, yun, maliwanag. So, ang ibig sabihin pala, ang regulator ang nagko-convert ng AC from alternator, kasi ang gamit dun sa meaning alternator. So, hindi siya ganung ginagamit ng mga mekaniko or ng iba. So, popularly known as stator talaga. So, ito daw po yung nagko-convert ng DC, ay ng AC power from to DC. So, para ma-charge yung battery. Kasi po, ang battery natin ay DC volts or direct current. Ito rin po, nagsisigurado daw na yung supply ay tamang-tama para hindi daw ma-damage yung battery. Kasi mga bro, ang battery ay, alam naman natin na battery ng motor ay 12 volts lang. So, pag sinupply nyo lang ng mga 16 volts pataas or 15, so possible na ma-overcharge yung battery nyo. Ito rin mga bro yung dahilan kung bakit drain yung battery nyo, hindi na siya nagsusupply ng tamang supply niya. At isa pa, yung mga headlight nyo, kung napapansin nyo, nagpupundihan, minsan yung busina nyo wala na. So dito, no, ito rin po ang unang-unang i-check nyo kasi dito nanggagaling yun. So yun mga bro, so ngayon, maraming klase ng ganito. Mayroon tayong 4 pins na regulator, mayroon 5 pins. Ito bro, mga bro, kasi ito lang yung available ko ngayon. 5 pins siya, may green, pink, black, yellow, at white with red. So kadalasan mga bro, itong mga kong 5 pins, makikita nyo, ito ay kulay black. So nakadepende na lang sa manufacturer kung ano ang mga wires na ginamit nila. So pero kadalasan makikita nyo ito ay kulay black. So iba naman, pag 4 pins, so ito lang yung makikita nyo. Green, pink, red, tsaka yellow. So, ano ba yung mga wiring nito mga bro? So, umpisa na natin. So, sundan nyo mga bro. So, ayun mga bro, nandito na tayo. So, sabi ko nga sa inyo, ang regulator ay mayroong 5 wires. Unahin natin yung pink. Ang pink, at tsaka yung yellow, kung makikita nyo, ay easy input. So, ibig sabihin, galing sila ng stator. So, lagyan natin from stator. From stator. Ito, galing ng from stator. Ayan. So, ang pink, ulitin natin, at yellow, galing ng stator. So pink, ito po yung charging system ng motor nyo. So ito po yung nag-charge. So dito nang gagaling yon. Yung yellow, ang light coil. Ito po yung papunta sa headlight nyo, yung yellow. So madali lang bro, itis siyang kailangan dapat, halimbawa habang nakasalpak siya sa motor mo, supplyin mo lang to ng test light or tester. Itong pink, kailangan mas malakas siya kaysa yellow. Pero kung naka full wave ka, halos parehas lang yung lakas ng ilaw niyan. Kung naka full wave. So yun mga bro, tapos na tayo dun sa
tapos na tayo sa yellow at saka pink. So mayroon tayong red. So ang red naman po ay supply, so output, kung nakikita nyo red, DC output. So ito po ay papuntang battery. Ganon din, papunta siyang ignition switch. So ayun. So green, so standard ang green. Alam na natin yan, ito ay negative. Negative. In the last, white, black, or black, ay white, red, padalasan, black. So ito po ay accessory wire. So ito po yung nagkakaroon, halimbawa, pag sinusiyan nyo yung ignition nyo, so nagkakaroon ng laman to. So ito po yon. So, madali lang to mga bro, kung makikita nyo, limang wires. Una, accessory wire, yung pink, charging system ng motor. Ay siya nga pala mga bro, itong pink, minsan interchangeable ng kulay nyo, white. Minsan wala kayong makikita, pink, white. Minsan, yellow tsaka white na makikita nyo. So, ito rin yun. Yung white din yun, yung charging system mo. So, ito ay galing ng stator. Ulit natin. Input, galing ng stator. Yung red, galing ng, ay, papunta ng battery. Yung green, ground, accessory wire. So, yun mga bro. So, paano ba malalaman kung kailangan itong palitan? Unang-una mga bro, kung tingnan nyo yung appearance niya, minsan sumasabog dito yan. Lumulobo yan or sumasabog. Nagkakaroon ng lamat. Tapos ito, minsan nasusunog ito. Dapat kasi meron output to. Nung tama lang, dapat mga 13, at least 13 to 14 volts ang tamang supply nito. Pag umabot to ng 18 volts pataas, 17, so overcharge ang battery mo. So kailangan mo na rin palitan. At kung napapansin nyo, yung mga busina nyo humihina, yung ilaw nyo humihina, kung hindi naman kayo naka-battery operated. Kasi mga bro, pag nagba-battery operated, ito lang yung pinuputol, itong dilaw. Kasi ito yung sumusupply sa ilaw mo. Pag nag-battery operated ka, ipuputulin mo lang to, ikakat mo, sabay susupplyan mo ng galing dito sa accessory wire. Kaya nagiging battery operated. Pero kung hindi ka naman naka-battery operated, mga bro, lagi kayong napuputulan, lagi kayong napupundihan ng ilaw, sumasabog lagi yung ilaw mo. So, most probably, ito yung sira. So, regulator rectifier. So, ganun lang mga bro, ang pag-check nito at wiring diagram nito. So, kung meron kayong hindi naintindihan at kung gusto pang pag-usapan natin, so, huwag nyo kalimutan i-comment at awa at tulong ng Diyos, sasagutin natin yan. So, yun mga bro, salamat sa panonood at huwag nyo kalimutan i-share para mas marami pang mga kaibigan natin na nagmumotor ang makaalam ng mga simpleng parts ng motor. Kasi mga bro, mahalaga bilang may mga motor tayo, alam natin kung ano ba ang mga ito. Kung paano ba i-troubleshoot o paano i-check. Kasi pag once na ito ang nasira mga bro, marami ring apektado sa motor mo. So, yun mga bro, salamat sa panonood.